Hi to everyone! Welcome back again to my channel. And para po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, I'm Jackie and isa po akong caregiver dito sa Holy Land sa ngayon. And for today's video is para pa rin ito sa mga gustong mag-apply or nag-a-apply na dito sa Israel. Dahil sa previous videos ko po is naging topic ko na yung requirements, naibigay ko na yung requirements kung paano mag-apply dito sa Israel. And then naibigay ko na rin yung qualifications na kailangan sa pag-a-apply dito sa Israel. And then ibigay ko na rin yung mga steps kung paano maumpisahan na ang pag-a-apply dito sa Israel. Pero habang pinapanood ko yung mga videos ko na yun is may mga ano, nakita kong hindi ko na-explain ng mabuti or may kulang na hindi ko naibigay na dapat kong sabihin. So I came to think na lang na mas magandang gumawa na lang ako ng video na ipapakita ko yung summary or ipapakita ko kung ano yung mga naging topic ko na yung mga yon, na yung mga tatlong yon na na-topic ko is nandito na lahat sa video ito na mababasa nyo na mismo dahil yung screen ko na mismo ang ipapakita ko sa inyo para habang nakikinig kayo or pinapanood nyo is nagbabasa na rin kayo at siguradong mas maintindihan nyo dahil mas kompleto doon. Okay, so here is the screen. Okay, Caregivers Corner International, good day, good news, extended na po. Reference link for details, you may click the link to read the FB page post. So yan po yung color blue ang link niya. And or click the link to be transferred to the POEA website. So yung second color blue ang link niya. Home based caregivers for Israel, new RSF number 2408-M. New deadline. So itong August 26 and August 31 po na yan is yung dating deadline. At syempre magbibigay po sila ng bagong deadline para po sa mga susunod na batch. Paano mag-apply as home-based caregivers for Israel? So, ang una is, ihanda at kumpletuhin ang mga requirements at dapat walang pa-expire. And pangalawa is, mag-online registration sa POEA website na www.poea.gov.ph. And then, pangatlo is, pumunta sa takdang appointment na binigay sa iyo at isubmit ang mga requirements or documents mo. And then, pang-apat is, mag-antay ng updates from POEA Government Placement Branch in Action or yung link na second color blue na yan. And then, ang panglima is, sundin ang mga advisory ng POEA sa lahat na ibinahagi sa iyo dahil ang POEA ang abala sa iyong application hanggang sa iyong pag-alis. Details and steps on application for home-based caregivers for Israel. So, ang offered salary po dito sa Israel is nasa 77,000 pesos or 77,000 pesos and no placement fee. Ang mga qualifications po sa pag-apply dito sa Israel is at least 23 years old and above. So, no age limit po ang pag-apply dito sa Israel. Ang height po is at least nasa 1.5 meters high and above or 5 feet pataas. So, ang weight po is at least 45 kilos and above. Walang parents, walang anak, walang asawa na nagtatrabaho sa Israel. Hindi pa nakapagtrabaho sa Israel or hindi siya ex-abroad dito sa Israel. First timers are welcome, no experience, no need experience, physically fit, 10 years of schooling, at least high school graduate. So, ang requirements po is passport na dapat is within 3 years ang validity niya. So, kung 2 years yan, magparenew ka na. NBI ay dapat bago, hindi siya pa-expire. And C2 caregiving graduates. BS nursing graduates and BS physical therapist graduates are welcome to apply. High school graduates with NC2 caregiving or 760 hours of training from TESDA accredited training center or of school or 6 months of schooling in caregiving. And then yung mga ID na valid like voter's ID, UMID ID, postal ID, driver's license, and
iba pa. And dapat yung PSA birth certificates, yung transcript of records and diploma, yung printout na payos mo, and yung printout na e-registration account mo. So, paano mag-online registration sa POEA website? So, imaginein mo na nasa screen ka ngayon, nakaharap ka sa screen. So, i-click mo lang ang www.poea.gov.ph, and then i-click mo yung online services. I-click mo yung manpower e-registration. I-click mo yung let's go. I-click mo yung I agree terms of use. I-click mo yung register. Start filling in your name, surname, middle, initial, birthday, email. At dito sa email mo is dapat yung active na email mo ngayon. I-click mo yung submit or registration. And then, maise-send yung POEA sa email na ibinigay mo na temporary password mo. And then, i-click mo yung click here. And then, ilagay mo yung sined ng POEA sa yun na temporary password mo, yung sined nila sa email mo, then makakapasok ka na sa e-registration dashboard mo. Lahat dito, kumpletuhin mo ang mga details. Mag-upload ng profile pictures, passport, and BI under beneficiary, ilagay ang father's details are required. Under certificates, ilagay ang details ng NC2 caregiving mo. If BS nursing or BS physical therapist, no need na. Assuming complete na lahat sa dashboard mo, may makikita ka na parang ATM. Yung unang click apply, hiring home-based caregivers for Israel, may mag-pop up na assessment, may kulay green at kulay red. Yung red, need, kailangan mong ayusin. Yung green, okay na yon, so ayos na lahat. So assuming na lahat ay green, assuming na okay na lahat, may sasagutan ka doon mga question na sagutan mo lang ng yes or no. Sa baba, papipiliin ka kung saan branch ng POEA mo gusto ma-interview. And then, i-click mo yung submit. And then, may mag-pop up na makikita mo na appointment mo. I-screenshot mo ito para may kopya ka. Punta ka sa POEA branch na napili mo. Dalhin ang mga documents na original at Xerox. Lahat ng original, kailangan mong i-Xerox. Ilagay ang mga Xerox sa isang folder. Sa ibabaw ng folder, may label na ilalagay and ito ay nakasulat by hand or by print. Okay, RSF number. Yan yung example niya. Applicant's name, position apply. So, yan yung example niya. And then next is how to make payos for yung pre-employment orientation seminar. So, imaginein mo ulit na nasa harap ka ng screen. So, i-click mo lang yung www.poea.gov.ph, and then i-click mo yung online services, and then i-click mo yung payos, and then ilagay mo ang e-registration number and details na hinihingi, and then i-click mo yung household dahil ang caregivers are under household, and then i-click mo yung Middle East dahil Middle East naman po ang caregiver, ay ang Israel, I'm sorry. And then sa loob ay modules, basahin mo, may questions and answer, answeran mo yon ng true or false and multiple choice, and then i-click mo yung submit, then automatic may payos certificate na lalabas, i-print out mo yon. So yun po and good luck. And new updates, government to government's application is extended. Okay, that's all about my summary video of application here in Israel by the POEA.